Sa kwento natin ngayon ay isasalaysay ko ang buong pangyayari tungkol sa mga krimeng ginawa ni Andre Chikatilo. Siya ay kinilala bilang pinakamarahas na mamatay tao sa kasaysayan ng Russia. Dahil sa mga kalunos-lunos na sinapit ng kanyang mga biktima mula sa kanyang mga kamay. At siya ay binansagan bilang isang satanas o ang Rostov Reaper. Myla's Crime Story. Hello everyone, ako nga po pala si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel ay isasalaysay ko ang mga true crime story na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, ay help me to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Nagsimula ang kwento natin ngayon sa isang maliit na bayan ng Shakhte na matatagpuan sa rehiyon ng Rostov ng Soviet Russia. Taong 1970s hanggang late 90s ang pinakamahirap na taon para sa Soviet Union. Nagdulot ng kawalan ng trabaho at mababang pasahod ang pagbagsak ng ekonomiya ng Shakhte. Kaya naman, ang maliit na bayang ito ay nagsimulang mawalan ng pagkakakitaan at naging mapanganib. Pagmimina ng karbon ang pangunahing trabaho ng mga tao sa lugar. Ang unang krimen ay nangyari noong December 22, 1978. Malapit sa isang maliit na lokal na ilog, may natagpo ang isang katawan ng batang babae. Siya ay kinilala bilang 9 na taong gulang na si Elena Sakatnova. Pinaniniwalaan na si Kal ang biktima hanggang sa malagutan ito ng hininga. Ang kanyang mga mata ay may takip ng scarf at ang katawan ay labis na tumamo ng mga pinsala. Habang pinapalibutan ng mga lokal ang bangkay, ay lumapit ang isa sa mga taga roon at sinabi niya sa mga detective na nakita niya ang batang babaeng ito sa bus stop ilang araw bago mangyari ang krimen. May kausap itong di niya kilalang lalaki at umalis si Elena kasama ang lalaking ito. Inilarawan niya ang lalaki bilang isang matangkad, nakasuot ng sombrero at may salamin. Nagsimulang suriin ng mga pulis ang mga dati nang nakulong sa kaparehong krimen. Nalaman nila na may isang lalaki na nakatira malapit kung saan nahanap ang bangkay. Ito ay ang dating nakulong para sa isang sexual na pag-atake at pagpaslang sa isang minor de edad na nagngangalang si Alexander Kravchenko. Habang hinahalughog ang kanyang bahay, ay natagpuan ang ilan sa mga pagmamay-ari ng kanyang kapitbahay sa kanyang atik. Si Kravchenko ay inaresto sa lalong madaling panahon at pinahirapan upang aminin ang salang pagpaslang kay Elena Sakatnova at hinatulan ng parusang kamatayan. Inakala ng lahat na dito na nagtatapos ang kasong ito. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman ay ito pa lamang ang simula na marami pang mga kaganapan ng mga karumal-dumal na krimen. Hindi malayo mula sa bayan ng Shakhte, sa ilog ng Don, matatagpuan ang Rostov o tinatawag nila na Oblast sa Russia. Ang Rostov ay nasa kanang bahagi ng ilog, samantalang ang kaliwang bahagi nito ay halos liblib na. Noong September 4, 1981, may natanggap na tawag ang mga pulis. Ito ay patungkol sa isang bangkay na natagpuan sa kaliwang bahagi ng Don River malapit sa isa sa mga abalang lansangan. Pagdating nila sa lugar ay bumungad sa kanila ang hubad na katawan ng isang walang buhay na babae. Inihayag sa crime scene na bago mawalan ng buhay ang biktima ay nanglaban ito sa suspect. Isiniwalat ng dalubhasa na suffocation ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pinaniniwalaan na sinakalito ng suspect gamit lamang ang kanyang mga kamay at pinutulin ang katawan at kaliwang bahagi ng dibdib nito. Hindi makapaniwala ang mga kapulisan na ang susunod na 8 taon ng kanilang buhay ay ilalaan nila sa paghuli ng isang halimaw na walang habas kung pumaslang. Ito ay naging pinakamalaking krimen sa kasaysayan ng Soviet at Russia. Noong June 1982, sa isang kagubatan malapit sa highway, ay natagpuan ang isang katawan ng 13 taong gulang na si Lubog Piryuk. Siya ay inutusan ng kanyang ina
upang bumili ng mga grocery sa katabing nayon. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay nabalita ang hindi na ito nakauwi. Sumunod naman ang 19 na taong gulang na si Erica Ablova. Matapos makipagtalo sa kanyang pamilya ay umalis ito ng kanilang bahay. Di kalaunan ay natagpuan na lamang ang kanyang bangkay sa damuhan, 1 kilometro ang layo mula sa istasyon ng tren. Ang sumunod na biktima ay si Sergi Cosmen, 16 na taong gulang. Napag-alaman na siya ay tumakas sa eskwela dahil sa pambubuli na kanyang naranasan mula sa kanyang mga kaklase. Natagpuan na lamang ang kanyang katawan sa gubat malapit sa mga rilis ng tren, hindi kalayuan sa sakte. Sumunod na naging biktima ay ang 10 taong gulang na si Loba Salomchinka. Siya ay pumunta sa kanyang musical lesson ngunit kailanman ay hindi na nakauwi. Natagpuan na lamang ang kanyang katawan sa bukid malapit sa rehiyon ng Nabashikens Rostov. Sa isa pang kaso ng pagpaslang, naiulat na ang biktima ay hindi nakahinga dahil pinuno ng lupa ang kanyang bibig. Mapapansin na ang lahat ng mga paraan ng pagpaslang ay may pagkakatulad. Sa una ay pagtangka ng isang seksual na pag-atake. Pangalawa ay ang paggamit ng patalim upang itarak sa mga katawan ng biktima. May mga ilan ding kaso kung saan pagkatapos patayin ay pinuputol ang maselang parte ng kanyang mga biktima. Malinaw na hindi lamang ito isang serial killer kundi isang seksual na halimaw. Taong 1983, inaresto ng pulisya ang isang lalaki sa isang tram depot na nagngangalang Malaysok. Marami ang nasiyahan sa pag-iisip na nahuli na ang madulas na serial killer. Ngunit, kasabay nito, ang pagkagulat sa kadahilan ng nagbigay ito kaagad ng pahayag na siya at ang kanyang mga kaibigan ang pumaslang sa isang babae at iba pang mga bata. Matapos ang interogasyon, ang 4 niyang kaibigan na lalaki ay inaresto din. Ngunit noong September 1983 ay bumalik ang takot ng mga residente. Matapos ulit maganap ang mga sunod-sunod na mga krimen sa kanilang lugar. Una na rito ang 19 na taong gulang na si Vera Shipkun. Natagpuan ang magkakahiwalay na parte ng kanyang katawan. Nang sumapit naman ang buwan ng December ay natagpuan ang bangkay ni Sergi Martin. At noong Enero ay ang katawan naman ng 18 taong gulang na si Natalia Sayena na nagtamo ng 28 tama gamit ang patalim sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang sumunod ay ang pinakmatanda niyang naging biktima ay si Marta Yabenko, 45 taong gulang. Natagpuan ang walang buhay niyang katawan sa isa sa mga parke ng Rostov. Napagtanto ng mga otoridad na walang kinalaman ang 5 lalaki na kanilang naaresto sa krimen ng pagpaslang. Hindi umusad ang imbestigasyon dahil hanggang sa mga panahong iyon ay wala silang mga sospek o kahit man lang mahalagang mga pahiwatig na makakapagturo sa totoong serial killer. Matapos ang malalagim na krimen ay napagpasyahan ng General Prosecutor Office ng Soviet Union na magtalaga ng matataas na detective upang mamuno sa imbestigasyon ng kaso. Ang napili upang gampanan ang papel na ito ay si Isa Kostobiev, kilala bilang isang metikulosong detective. Napatunayan niya na ang kanyang husay sa mga dating hinawakang mga kaso. Ang una niya naging hakbang ay ipawalang sala ang 5 lalaki na naaresto dahil napag-alaman na may mga sakit ito sa pag-iisip. Iginiit ni Isa na ang 5 taong ito ay mahihina at agad umako ng anumang bagay kapag inilagay sila sa ilalim ng presyon. Mapapansin na ang pagpaslang ay madalas nangyayari sa mga lugar kung saan walang nakatira at doon hinihikayat ang magiging biktima. Ayon kay Isa ay kailangan niyang makaisip ng mga paraan upang malaman ang impormasyon na makakatulong sa imbestigasyon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagtukoy ng kanyang propesyon, itsura at psikolohikal na profile. May mga testigong lumabas at binigay ang mga paglalarawan sa isang lalaking nakita kasama ng mga biktima nang sila ay nawala. Ngunit walang malinaw na pagkakakilanlan silang nahanap. Napagtanto nila na ang mga krimen ay madalas sa lugar
na nadadaanan ng mga tren sa pagitan ng Lubuksyangtik, Shakti at Rostov. Sa kadahilanan, ang karamihan ng krimen ay nakatuon sa kagubatan malapit sa mga rilis ng tren o malapit sa istasyon ng tren. Mukhang ang trabaho ng sospek ay may kinalaman sa pagbiyahe sa pagitan ng mga lungsod. Noong 1985, inorganisa ang isang network ng mga undercover officer sa mga pangunahing gusali ng istasyon ng tren, bus at sa ibang mga lugar. Ang mga babaeng opisyal ay naatasan upang maglakbay sa mga tren, nagpapanggap bilang mga taong walang tirahan. Gumamit din sila ng mga kabataan bilang pain. Habang ginagawa nilang lahat ng hakbang na ito ay mayroon silang 1,062 na mga kaso ang nalutas. Ngunit sa kasamaang palad ay wala pa rin sinyalis ng most wanted serial killer. Dahil ang mga kapulisan ay naging aktibo sa mga paghahanap, ang nasabing mamatay tao na si Andre Chikatilo ay natigil ang krimen noong taong 1986. Taong 1987 ay nagsimula na naman ang sunod-sunod na kaso ng pagpaslang. Ang una niyang naging biktima ay si Ivan Bilobetsky. Siya ay binawian ng buhay gamit ang patalim at muling natagpuan ng mga detective ang pagbusal ng bibig gamit ang lupa. Noong April parehong taon, isang katawan ng hindi kilalang babae ang natagpuan. Ang mga pinsan ng kanyang natamo ay nagpapakita lamang na siya rin ay biktima ng serial killer. Pagkatapos ay ang 11 taong gulang na si Alexei Boronko. Natagpuan ang kanyang bangkay kung saan ay tinanggal ang pang-ibabang maselang parte nito. Mabilis na tumaas ang kaso ng mga krimen ng mga panahong ito. Sunod-sunod na natagpuan ang mga katawan sa Rostov region at karamihan sa mga biktima ay hindi matanda sa 16 taong gulang. Nagpapatrolya pa rin ang mga pulis at mga under-agents sa lahat ng istasyon ng tren at pampublikong lugar. Ang mga ahente ay ipinadala kahit sa mga liblib at maliit na istasyon. Iniisip nila na ngayon ay mas maingat na ang sospek dahil ang mga pulis ay matatagpuan na kung saan-saan. Pinili ng sospek na maghanap ng mga biktima sa mga istasyon ng tren na matatagpuan sa mga liblib o mga lugar kung saan walang nakatira. Ang unang pagsulong ng kaso ay nangyari lamang noong 1990. Iniulat ni Police Sergeant Igor Bagkov noong 6 Nobyembre habang nagbabantay siya sa istasyon ng Dolensko ay nakita niya ang isang matangkad at kahina-hinalang lalaki na lumabas mula sa gubat. Ang lalaki ay may backpack. Ang lahat ng paglalarawan sa unang pagpaslang ng sospek ay naaakma sa lalaking ito. Karamihan sa mga sumakay ng tren mula sa istasyon na iyon ay nangungulekta ng mga kabute sa kalapit na kagubatan. Ngunit, ang backpack na dala ng lalaking ito ay hindi talaga naaayon para sa layuning ito. Dagdag pa ay wala siyang ibang magagawa sa gubat kayong sobra na ang lamig. Agad na sinundan ni Rebakov ang lalaking ito at lumapit ito sa 3 lalaki na nakaupo malapit sa bonfire. Iniinit nila ang nakolektang mga kabute. Kaya naman, sila ay nilapitan ni Rebakov at sinabing siya ay nagtatrabaho sa pulisya. Ang kahina-hinalang lalaking sinundan niya ay may mga maliliit na sanga sa kanyang damit at may bahid din na dugo ang kanyang pisngi. Ipinakita ng lalaking ito ang kanyang pasaporte. Ngunit ng mga oras na iyon ay kinakailangan niya ng paalisin ito sa kadahilan ng parating na ang tren sa mga oras na iyon. Dagdag pa, wala siyang dahilan para arestuhin ang lalaki sa mga oras na iyon. Naisip niya rin na pwede naman na ang lalaking ito ay nasugatan lamang ang sarili habang nag-aahit at baka nahulog lang habang naglalakad sa gubat. Ngunit ito ay kahina-hinala pa rin para sa kanya. Noong October 30, isang bangkay ng 16 taong gulang na batang lalaki ang natagpuan malapit sa parehong istasyon. Dahil hindi agad nakita ng mga detective ang damit ng bata, bumalik sila para hanapin ito. At sa 30 at 40 metro mula sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay, ay natagpuan pa nila ang isa pang bangkay ng babae. Habang nung mga panahong iyon, si Detective Isa Kostoviev ay nabasa ang dokumento at report ni Sargento Rybakov.
patungkol sa kahinahinalang tao na nilapitan niya. At ito ay kinilalang si Andre Chikatilo. Ang mas nakakagulat ay minsan na palang naging suspect si Chikatilo sa mga krimen. Ilang taon bago iyon, noong huling bahagi ng August 1984, ang police officer na nagpapatrolya sa istasyon ng bus ay nakita ang isang kahinahinalang lalaki na pagala-gala lamang. Ang lalaking ito ay binabantayan na ilang linggo dahil sa kanyang mga kilos. Nakita siya ng mga pulis na lumapit sa isang di kilalang babae. Nakangiti at pilit niyang kinakausap ito. Ngunit hindi siya pinansin ng babae at kaagaran ay umalis. Nagpasya pa rin ang mga officer na sundan ito. Tumungo ito sa istasyon ng tren. Nakita nilang nilapitan ito ang isa pang dalaga, ngunit muli siyang tinanggihan nito. Pagkatapos ay sinimulan nitong libutin ang bayan. Siya ay sumakay ng bus at trolley buses at tumungo kung saan saang lokasyon habang madalas ang paglingon-lingon nito sa kanyang likuran. Pumunta ang lalaking ito sa isa sa mga park at natulog ng 2 oras. Habang nakaupo sa bangko, pagkatapos ay bumalik siya sa istasyon ng bus upang doon magpalipas ng gabi. Nakita ng mga detective ang isang babae na nakaupo malapit sa lalaking ito. At nagsimula silang mag-usap. Narinig ng mga opisyal ang kahinahinalang lalaki na humihiling sa babaeng ito na makipagkita sa loob ng 1 oras sa isang lokal na palengke. At doon mismo sa palengke, ang lalaking ito ay inaresto. Siya ay kinilalang si Andre Chikatilo. Dinala si Chikatilo sa presinto at doon kinapkapan. Natagpuan sa kanya ang piraso ng sabon, lubid, patalim at maliit na lata ng Vaseline sa kanyang briefcase. Nang tanungin siya kung bakit kailangan niya ng Vaseline, ay sumagot siya na ginagamit niya ito bilang shaving cream. Samantalang ang lubid naman ay sinabi niyang pantali sa hawakan ng kanyang sirang briefcase. Tinayak ng mga detective na nahuli na nila ang killer sa pagkakataong ito. Sa kasamaang palad ay wala pa silang matibay na ebidensya upang arestuhin ito. Ngunit dahil sa natagpuan nila ang isang kaso na kinasangkutan ni Chikatilo patungkol sa pagwawaldas ng ari-arian sa kanilang kumpanya, ay nagamit nila itong dahilan upang mahold siya sa presinto. Gayunpaman, ay wala silang nakitang ebidensya na magpapatunay sa pagkakasala ni Chikatilo sa pagpaslang. Matapos ang 3 buwan, ay kinakailangan na nilang pakawalan ito. At dahil dito, noong taong 1984, hindi nadakip si Chikatilo at ipinagpatuloy ang kanyang pagpaslang sa loob ng ilang mga taon. Taong 1990, November 20, matapos mahanap ni Isa Kostoyev ang mga ulat ni Rebakov at pagkuha ng impormasyon tungkol sa kaganapan noong 1984, siya ay nagpasya na arestuhin si Andre Chikatilo. Nang araw na iyon, mas maagang bumalik si Chikatilo mula sa kanyang trabaho, di tulad ng pangkaraniwang. Wala sa bahay ang asawa niya at palibot-libot lamang siya sa kanyang apartment. Pagkatapos ay kumain siya at kumuha ng walang laman na 3 litro ng garapon at umalis upang bumili ng beer. Dahil sa pagguho ng ekonomiya, hindi naging madali ang paghahanap ng beer sa mga tindahan. Kinakailangan pang pumunta ni Chikatilo sa malayo upang makabili nito. Habang palabas ng tindahan matapos bumili, ay nilapitan siya ng isang detective. Tinanong ang kanyang pangalan at matapos niyang pangalanan ang kanyang sarili sa ilalim ng isang Chikatilo, ay sa wakas ay naaresto ito. Si Andre Chikatilo ay pinanganak noong October 16, 1936 at nanirahan sa South Village ng Labuche kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae. Kasabay ng kanyang pagkabata ay ang 2 digmaang pandaigdig ng sanhi ng Tagutom sa Ukrainian Republic at halos ang tao ay napunta sa kanibalismo sa sobrang gutom. Habang lumaban sa digmaan ang kanyang ama, kinakailangan alagaan ni Chikatilo ang kanyang kapatid habang ang kanyang ina ay desperadong nagsisikap na mapakain ang kanilang pamilya. Nakita umano ni Chikatilo ang kabila-kabila ang patayan na ginawa ng mga aliman.
at sa isang pagkakataon ay natulog siya kasama ang malaking tambak ng mga bangkay, umaasang hindi siya mapapansin ng mga ito. Sa kwento ng kanyang ina nang di pa siya na ipapanganak, ang kanyang 4 na taong gulang na nakatatandang kapatid na lalaki ay dinakip at kinain ng kanilang mga kapitbahay na nasiraan ng bait dahil sa gutom. Ang karanasang ito ay naging dahilan sa pagiging matatakutin at mahiyain ni Chikatilo. Lagi siyang binubuli sa eskwela at kalaunan ay sa army din. Sa kanyang pagbibinata sa Nayon kung saan siya nakatira sa oras na iyon, sinabi ng isa sa kanyang naging kasintahan sa harap ng madla na siya ay may problema sa kanyang pagkalalaki dahil siya ay di tinatayuan. At mula noon, nagsimula na siyang kantsawan at pagtawanan ng mga kababaihan sa nalamang impormasyon na nabigay sa kanya ng mababang pagtingin sa sarili. Pagkatapos niya sa army, ay napagdesisyonan ni Chikatilo na baguhin ang kanyang buhay at lumipat upang manirahan sa rehiyon ng Rostov noong 1961. Dito niya nakilala si Pyodosia o Nabchiba na pinakilala sa kanya ng kanyang kapatid at nagpakasal sila noong taong 1963. Nagkaroon sila ng 2 anak sa kabila ng kapansanan ni Chikatilo sa kanyang pagkalalaki. Napagkasunduan nila na magsasarili ito at ipapasok ang kanyang similya gamit ang daliri upang sila ay magkaanak. Nagtrabaho din siya sa dyaryo at kalaunan ay naging isang guro. March 1981, nagtapos ang karera niya sa pagtuturo dahil sa mga sunod-sunod na reklamo ng pangmumolestya sa mga estudyante, mapalalaki man o mapababae. Sa parehong taon, nagsimula siyang magtrabaho sa pabrika na nakabase sa Rostov na gumagawa ng mga materyales sa konstruksyon. Sa kanyang trabaho ay kinakailangan niyang maglakbay sa buong bayan ng Soviet upang mamili ng mga materyales. Kung una pa lamang ay naaresto na sana si Andriy Chikatilo sa pagpaslang kay Elena Sakatnova noong 1978, ay mahigit na 50 pa sanang buhay ang nailigtas. Ngunit dahil si Alexander Gabchenko ang napagkamalang sospek at naaresto at hinatulan ng kamatayan bilang kabayaran sa kanyang krimen, nagawa pang pumatay ni Chikatilo ng duse-duse ng mga tao sa mga nagdaang 10 taon. Sa mga oras na iyon, ang mga detective ay may hawak na hindi lamang pag-amin ni Chikatilo bilang isang patunay. Itinuro din niya ang isang katawan ng 10 taong gulang na nawawala bago ang araw na iyon. Inilibing lamang ni Chikatilo ang bangkay ng bata sa isa sa mga sementeryo. Nagpatuloy ang imbestigasyon sa loob ng 2 pang taon. Ang mga detective ay sinamahan si Chikatilo sa lahat ng mga pinangyarihan ng krimen. At doon, ipinakita niya kung paano niya ginawa ang mga karumal-dumal na krimen. Mahinahon niyang ipinapakita sa mga manikin kung paano niya itinarak ang patalim sa kanyang mga biktima. Sinabi niya din na bago niya paslangin ang mga ito ay hinahawakan niya ang kanyang pagkalalaki at pinaglalaruan ito habang isang kamay niya ay may hawak na patalim at itinatarak sa katawan ng kanyang biktima. Labis na kakaibang ligaya ang nararamdaman niya pag naririnig niya raw ang mga sigaw ng mga ito. Sinabi niya rin na matapos na di siya maaresto ng pagpaslang noong 1984 ay nagsimula na siyang lumapit sa mga bata kahit tirik at maliwanag pa ang araw. Nakikipag-usap siya sa kanila at hinihikayat na sumama sa kanya. Ang 16 na taong gulang na si Natasha Galasovke ay nakilala niya sa isang istasyon ng bus at dahil hindi dumating ang bus ng ilang oras, sinabi ni Chikatilo na alam niya ang ibang ruta ng bus at inalok siya na sumama sa kanya. At nang sila ay nasa masukal na bahagi na ng gubat, ay pinaslang niya ito gamit ang patalim. Pagka-uwi sa bahay ay inilagay niya lamang ang kanyang kutsilyo sa ilalim ng drawer kung saan ay meron siyang higit na 30 ng mga ito. Sinabi niya rin, siya ay madalas ring pumuputol ng ilang bahagi ng katawan ng kanyang mga biktima gamit ang kanyang ngipin, tulad ng isang piraso ng dila o dibdib, at kung minsan ay dinadala ang mga ito.
At may mga pagkakataon din na kinakain niya raw ang ilang piraso doon mismo sa eksena ng pagpaslang. Sa tuwing naglalakbay siya sa ibang lugar, siya ay nagdadala ng palayok habang naaalala ang kanyang asawa. Ginagamit niya raw ito para lutuin ang mga bahagi ng katawan ng kanyang mga biktima na nakukuha niya sa eksena ng pagpaslang. Sinabi ni Chikatilo na naaalala niya ang kanyang gutom noong pagkabata. Sinabi niya na ang kanyang nakakatandang kapatid ay kinain at ang lahat para sa kanya ay naging masama, kabilang ang mga kapitbahay o mga kasamahan niya sa trabaho. Pagkatapos nito, siya ay nagsimula ng magpanggap ng baliw, desperado na mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit, sa tuwing nasa selda naman siya, ay iba ang kanyang pag-uugali. Siya ay nagbabasa ng dyaryo, kumakain din ng maigana at nakikipaglaro din siya ng chess sa kanyang mga kaselda. Sa panahon ng paglilitis ang mga pulis, ay nahihirapang protektahan si Chikatilo mula sa kamag-anak ng kanyang biktima. Labis ang galit at paghihinagpis ng mga ito. Noong October 15, 1992, si Andre Chikatilo ay sa wakas ay hinatulan ng parusang kamatayan para sa 52 counts na pagpaslang at 4 na pagpaslang ay hindi kailanman napatunayan. At noong February 14, 1994, si Andre Chikatilo ay dinala mula sa kanyang selda patungo sa isang soundproof room sa bilangguan ng Novartikast at pinatay sa pamamagitan ng isang putok ng baril sa likod ng kanang tainga. Siya ay inilibing sa isang libingang walang marka sa loob ng sementeryo ng bilangguan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ay don't forget to like at subscribe para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all. See you in my next video. Ako nga po pala si Myla at ito ang Myles Crime Story.